Akin po yung tawin. Ayan. Ayan po. Yan po yung aking nakayanan na inyong mga anak sa loob ng class. Ayan po. The way po na lahat po kami ay nag-contribute po para po sa rin ng Panginoon na makarating sila sa promise na. Is need to be a righteous leader, a godly leader. At ganun din po ako sa church nyo, kailangan talaga ay yung leader, godly leader. At sa amin po ay hindi lamang godly leader ang kailangan ng church, kundi kailangan din po ng mga godly fellow men. O sa iba po dito kayo. Sapagkat hindi po magtatagumpay ang gawain ng Panginoon kung wala po kayo. Kaya salamat sa mga tupa na mga ibinigay sa amin ng Panginoon. At alam niyo, katulad niyo sabi ng Lord kanina, na kanina pinagpatanggap ko siya, sabi niya, ay kung sino daw ang may gusto na magpastor, talagang sa totoo lang wala nito magpangayon. At sa totoo lang po talaga ay hindi rin naman namin ako sa pastor ang pinangarap. Hindi lang talaga pinangarap ang maging pastor. Pero, kapag ikaw pala tinawag ng Panginoon, ay talaga hindi ka maaaring hindi susunod sa Panginoon. At pag tinawag ng Diyos, po, pag tinawag ka bilang pastor, ano po, ay isa pag meron natin, talagang nagdadaan ka, maraming kaya. Na parang minsan ay gusto nung umayaw, pero hindi ka makaayaw. Ganun pala ang tinawag ng Panginoon. Ganun pala talaga ang tinawag ng Diyos. Na gusto mo na mag-quit, pero hindi ka makaalis. At alam niyo po, sa totoo lang natin, naalala. Ay, yung mga tupag ibinigay ng Panginoon sa amin. Kaya pasensya niyo na po ako, kailan ko siya nag-strikto ako. Talagang ako yung nagtatama, ano po, nag-o-correct. Pero sa totoo lang po, sabi nga doon, muli po namin gagawin yung dalawa. Ang sabi po kanina, mananalo kami sa Panginoon. Kaya pasensya niyo po ako, minsan ako eh, sa dating ko po eh, para akong mataray. Ano po, mataray. Ay, pero po yung matarayan yun yung ginagamit ko para po tayo ay ituloy ng Panginoon. Kaya salamat po sa inyo din. At kahit kami po pagpunan ng dalawa, sabi ko, di naman kayo perfecto. Pero salamat po sa inyo po kumakan. Wala po na. Salamat, papasalamat talaga ako sa Panginoon. Sa kawin po ng pastor, ha? Wala naman po talaga ng hanap na ng pastor. At ako po talaga, ilang beses po na gusto ko talaga po mag-quit. Ilang beses na po yan. Kasi para po ako, sabi ko, para na ako siguro gusto ko tumakbo doon sa ginapagawa ng Panginoon. Pero kahit na ako'y nagkakamali, kahit na may mga kapupulang ako, pero doon pa rin ako talaga dinadala sa Panginoon, kahit ayoko, kahit yung talagang kahit sa isipan ko talaga ayoko. Kasi may mga pagkakataon ko sila parang binabigot kasi ng Panginoon talaga, ay marami tayong iniisip. Siyempre, hindi lamang para sa akin, hindi sa Panginoon, sa pamilya ko. Gusto ko rin siyempre talaga na sila ay magiging na siyempre, hindi na mamuna ka. Kailangan talaga yung pamahalaan mo yung maayos sa mga pamilya. At yung mga pagkakataon talaga na para dumarating ko sa pagkakataon na gusto ko mag-quit yung mga kanyata sa kung siyempre tayo nakikita. Pero wala ko tayong magagawa. Dito pa rin talaga tayo ginagawa ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Sabi ko nga, hindi ko talaga pinangarap kasi noong time na ako ay youth pa lamang, sabi ko, hindi naman talaga ako marunong magsalita. Talaga ko, kapag nagsasalita ako, hindi ko talaga kaya. Nakamata lang ako, naiiyak ako, nakamata lang ako. Pero sabi ko nga, ako yung pinakamahina, para nga ako si Gideon. Sabi ko nga, ako pinakamahina, ako pa yung gusto. Pero sabi ko nga, iba talaga kapag ang Diyos ang tumawag. Ang Diyos talaga hindi nakatingin sa katayanan mo, hindi nakatingin doon sa physical na kaanyuan mo, kundi ang Diyos nakatingin sa puso natin. Sabi nga, yung mga pagkakataon, sabi nga ng Biblia, tinawag ng Diyos sa pahinina para hindi kayo mo nalakas. Tinawag ng Diyos ang mga may kulang para ipakita na talagang hindi nababatay ang pagtingin ng Diyos sa atin, ang pagtingin ng Diyos sa atin, doon sa ang potent tayo, pagkakalaman mo para mo sa katalitinan.
Ayan, pagsalamat po ako sa Diyos. Sabi ko nga po, wala na akong pastor po lang. Kaya, sabi ko talaga, sabi nga po kami tinawag, pero lahat po tayo tinawag. Para sa isang layo rin, na itas sa pangalan ng ating Diyos. Salamat po sa buhay niyo, sapagkat naniniwala po kami. Napakalaking regalo po kayo para sa amin. Kayo po ay nagbibigay ng lakas sa amin. Kapag hindi po namin kayo nakikita pag Sunday, nalulukot po ako talaga, nalulukot po ako kasi na kapag kayo, yung umpo, yung po, tinitingnan namin, tinahan niyo. Pero salamat po sa Panginoon sa buhay niyo na alam ko po na sama-sama po tayo para sa pagdating ng ating Panginoon. Amen? Ayos. Huwag po natin kalimutan ipag-pray po sila. No po, yung pagpe-pray po natin sa araw-araw, hindi po yung sila lang nagpe-pray sa atin. Tao din po sila, nahihirapan, nasasaktan po anong problema dumadating sa atin, dumadating din po sila sa kanila. Kaya huwag po natin kalimutan no po, na ipanalangin po ang ating mga pastor. Yun po yung pinaka-the best na magagawa po natin sa kanila. At sa oras po ito, tinatawagan ko po si Sister Azel para po panalangin po ang ating dalawang pastora. Inspirasyon po para sa ating lahat. Kaya po tayo ay painting na manalangin para sa kanila. Kulihin po kayo magiging Diyos. Tuloy po na una sa lahat ng pagkasalamat po kami sa buhay ng aming dalawang pastor, kay Pastora Nina, Pastora Shoni, na patuloy na kayo po ay nagbibigay ng lakas. Naniniwala kami at sa kayo po ang nagbibigay sa kanila ng magandang kalusugan, ng malakas na pangangapawan. At patuloy pa rin sa kabila ng kanilang kahinaan, ano man ang kanilang kapintasan na nakikita ng ibang tao, nakikita ng aming kapwa. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat naliwala kami na sila'y pinili mo. At ang protection mo, Panginoon, araw-araw ay sumasakal nila, Panginoon. At kami po ay narito at nakain sa Diyos, sa isang panalangin, Panginoon. Hinihiling, Panginoon, sa inyo ang patuloy na protection ng iyong kapangyarihan at pagpapala sa kanilang buhay, Panginoon. Mula, Panginoon, sa kanilang kalusugan, sa kanilang pangangailangan, sa pinansyal, O Diyos. Batid mo, Panginoon, anuman ang nilalaman ng kanilang puso, ng mga bagay na naglalaro sa kanilang isipan. Kaya, Ama, patuloy na hinanda namin po namin na kayo po, Panginoon, ang maging karunong na nila, O Diyos, sa araw-araw na desisyon na gagawin nila sa buhay. At kami, Panginoon, ang kanilang mga anak dito sa kongregasyon dito, patuloy na bigyan niyo po kami, Panginoon, ang puso mapapumbaba at puso mapag-nagsasubmit, Panginoon. At Panginoon, tulungan niyo po kami na hindi na kami makasunod, O Diyos, sa kanila, Panginoon, lalo na sa kadoban mo, Panginoon, ay sumunod. Upang masunod din namin, Panginoon, kung ano man yung nais nila, Panginoon, na ipakisuyo sa amin. Kaya, Ama, patuloy na pagpalain po kami lahat at hindi, Panginoon, ang ating dalawang leader na ikaw, Panginoon, Pastora Shirley, Pastora Mami, pagpalain po sila mula ulo hanggang paa. Iligtas rin po sila sa anumang uri ng karamdaman, sa anumang uri ng pagpamahal. O Diyos, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Ito po aming panalangin na buong puso, O Diyos, na ipapakibaba. Sa pangalan po rin, pinagunan niyo alam na si Jesus Cristo sa gabay po ng Banal na Espiritu. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen.